Okay po, magandang gabi po. Ako po si George Kunangangamaw. Please subscribe niyo po ang aking YouTube channel na Pinoy It's Back Qatar. So, ngayon ako po ay isang trainer po sa Philippine Institute Qatar. Tinuturo ko po doon is It's Back and electrical basic electrical building wiring and electrical motor control po. So ngayon po tatalakayin ko po ngayon at ipapakita sa inyo kung paano mag instila ng 4-way switch and 3-way switch po. So unahin po natin ang 3-way switch po. Ito po siya ngayon, ito po yung mga siniready ko na po siya actually. At ito po yung mga switch natin gagamitin sa kanya. Nilagyan ko po siya ng outlet po, socket po para din po sa kung sakali man, pero wala naman pong problema, kaya po yan po yung naka wiring diagram po yan. Ginawa ko po yung diagram na yan para po share po sa mga student ko, at yan po ang aming pag-aaralan at hands on nila sa darating na Friday po. Yan po siya, ito po yung main breaker nya, ito po yung 3-way box nya. At ito yung 4-way box, ito yung receptacle and one lights po. Ito naman 3-way box, itong box nito is papunta sa 4-way. Ito yung naka ready po pang 4-way switch po. Meron po akong ginawang wire na po, pinasok ko na talaga siya kasi para hindi na ako matagalan. So meron naman akong tagging na naligay kasi magkamukha ng kulay yung wire nya. Ayan po, ito po yung wire nya. Meron naman po yung mga switch kung gagamitin po dyan. Ito po yung intermediate switch po. Ito po siya. May nakalagay po dyan na common and line 1 and line 2. Ito naman po ang isa. Halos parehas lang din po siya. Ayan po. Ito po yung wire nya na naka line po. Ito po yung neutral niya po, nilagyan ko po siya ng tape na blue. And then ito naman po yung line niya. Ito naman po yung line niya papunta po sa switch at common. Ito naman po yung traveler wire niya papunta po sa kabilang switch. At ito naman pong wire na to is galing po papunta po dito sa ilaw. Ilaw papunta rito. So ngayon, hindi ko mailagay itong cellphone ko kung saan ko ipupwesto. So ngayon ipapakita ko po sa inyo na estudyante ko. Ito po yung wiring diagram po na ginawa ko po sa inyo. Ayan po siya. Nakikita nyo po, ayan po yung wiring diagram ko na ginawa po sa 3-way switch, sa 3-way switching diagram po. Ito po yan, i-actual ko po sa inyo para matutunan niyo po ang aking ginagawa. At yung ituturo ko po sa inyo. So ngayon po, isa kukunik ko na po yung mga wire po na ito dito po sa ating connection po. Ayan po. So ngayon po, itatapigan ito dahil meron po tayo outlet. Ito po ang unahin ko. Ito po ang gamit dito na test light. Ito po ang outlet po. Ikukunik ko na po yung neutral nya dito sa outlet po. Na single socket po ito. Ngayon naman po, kukonekta ko po yung line niya. So dito po siya sa line niya. Line 1.
Okay po, so ngayon nakakonect ako na yung outlet niya dun sa wiring na nilagay ko. Kasi maga na. So ngayon po naman, yung sinasabi ko, ito po yung switch niya po, switch na traveler switch po, na mayroon pong nakalagay na common and line 1 and line 2. So now this line is ay ilalagay ko po siya sa common po. Sa common po dito po sa switch po, para po maunawaan yung mabuti. Okay po, kailangan po mahigpit para hindi po mag-loose kung sakali man. Wire po yung traveler wire ko. Yung traveler wire ko, nilagyan ko po siya ng tanda po na tape. Kasi magkamukha ng kulay eh, para hindi na rin po tayo malito. So ngayon po, ito pong traveler wire ko na merong tape na puti, is ilalagay ko po siya sa line 1 po. Yung puti po ah, traveler wire po yan. Lalagay ko po siya sa kulay sa line 1. At yung blue naman po is lalagay ko po sa line 2 ng switch. So hindi ko palabo po, yan ay gusto ko lang i-share sa mga technician ko ay sa mga estudyante ko, para po mapanood nila, magkaroon sila ng idea para sa Friday, meron silang idea na gagawa na. Ito naman po yung pangalawang switch po. So kung napansin nyo po, yung sinabi ko kanina, yung puti po na wire is nakalagay po sa line 1 sa unang switch po, sa switch A. Sa switch A po. So ngayon ito po yung wire po na may puti, is sa unang switch is nakalagay siya sa line 1. So dito po sa pangalawang switch, yung puti po na ito, ilalagay po natin siya sa line 2. Yun po ang diagram po natin. Yan po, ilalagay ko na po sa line 2. Okay po, ito naman po isa po, ilalagay ko sa line 1. Sa line 1 ng switch, ng para switch B natin. Yan po. Ito naman pong isang wire na to na pumunta sa wire, yun naman po ang ilalagay natin sa common. Sa common po siya dito sa pangalawang switch. Para po siguro din mahigpit lagi, para walang hindi siya maglulus. So karaniwang ginagamit to sa may mga hagdan po. Ginagamit tong hagdan. Sa hagdan po, sa hagdanan, dyan nilalagay yung mga ganitong stila ng Korean way. 3-way switch, 4-way switch. Doon po yung nilalagay po yan. So ngayon po, ayan po, mapapansin nyo siya, nakalinya na po siya. At may nakita kayong air po, may nakita kayong wire na nakabakante. Naka ready po siya para dun po sa gagawin nating diag na isang switch pa, yung 4-way switch po. Nakaabang po siya para po sa after nito, at mapakita ko sa inyo kung paano siya mag-work. Yung susunod naman po ang gagawin natin po. Halos parehas lang, pero iba lang din po.
Magdadagdag lang po lang tayo ng isang traveler switch po. Intermediate switch po. So ngayon, gusto ko siyang ite-testing po. So testing ko siya ngayon. Malayo po kasi maliit lang yung aking kwarto. Ayan po. Ayan na po siya. Okay, pa-plug ko na po siya. Plug ko na po siya ngayon. Hindi ko siya maibaligtad eh. Ayan po, ipa-plug ko na siya. So ngayon po, ayan po. Naka-plug na po siya. So may power na po siya dito kasi inop po na yung breaker niya. Naka-on na po yung breaker niya. Hindi ko na siya inop. So ngayon, testingin ko po siya ngayon. So i-switch on ko po siya sa switch A. Switch A po ah. Yan po, umilaw po siya sa switch A po. So papatayin ko naman po siya sa switch B. Sa switch B po, papatayin ko po siya. Ayan po. Bubuksan ko po siya uli sa switch A. So ayan po yung three-way switch na tinatawag po. So yan, ginagamit po yan sa mga stair po. O yan, gusto nyong hindi na kayo bababa o doon nyo na lang papatayin sa taas po, pwede po ito. Lagi po itong ginagamit po doon. Yan po yung three-way switch po. Napakadali lang po ito talaga pag-aralan nyo at na ginawa nyo po. Ito po yung diagram niya. Ayan po yung diagram niya. Medyo malabo po yung diagram niya kasi naka-off po siya. Ito po yung diagram niya. Malinaw. Linawa natin siya. Hindi kasi ako marunong mag-video eh. Ayan po siya. So ngayon po gagawin po natin ulit yung four-way naman po. Four-way switch naman po tinatawag. Umurahin ko na po siya. Babalik ko siya uli rito. Babalik ko siya uli dito sa akin upuan. O, ayan po. Ayan po, pinakalas ko na po siya. So ngayon, para po alaman nyo na pinagkakaiba, eto po yung diagram nung four-way switch naman po na gagawin natin. Ayan mga tropa pits ko, makinig kayo dyan ha, pag-aralan nyo yan para sa Friday. Meron ba yung idea? Ayan po yung diagram, bibigay ko po sa inyo yan para masundan nyo. Ngayon po, babaklasin ko po yung switch po, isa. Ito po, baklasin ko na po siya. Kapalitan ko po ng isang traveler po na isang switch po. So napansin nyo po dito, nakalagay siya. Okay, pagkakaiba nito po, ito nga ngayon. Ito pong L1, L2, ito po yung switch niya. Magkaiba po siya. Bali, apat po siya. Ito yung isa, apat po siya. Line 1, line 2, line 3, line 4. Ito po is line common and line 1 and line 2 lang po. So ngayon, ang pagka-connection naman ito, yung sa una nating diagram, yung L1 niya dito po sa unang switch, ilalagay po natin siya sa line 4 po. Line 4. L4, kung makikita nyo po sa switch cam, makikita nyo. Pag bumili kayo, may line 4 po dyan. Doon nyo po ilalagay yung line 1 po sa unang switch po. Para. Tapos po, yung pangalawa naman po, is ilalagay nyo sa line 3. Halos ganun din po, pero may pagkakaiba po ng connection po siya. Kaya kailangan lagi kayo susunod sa diagram kahit anong klaseng motor po yan. Ayan po. So ngayon naman, ito naman po i-connect natin to dito po sa pangatlong switch po. Sa pangatlong switch, i-connect natin to. Itong may tape pong puti, ilalagay natin po siya sa line
one po ng pangalawang switch natin, yung switch B. Sa switch B po natin siya ilalagay. So sa switch B, lalagay natin yung wire. Ito po yung papunta sa switch C. Bumagsak na po siya kasi inihilo ko. Bumagsak na po siya kasi inihila ko. So, makisama ka naman kasi naka-video tayo. Huwag kang ano. Diyos ko. Uy, ayun na naman po. Mahalag-lag na naman po. Lagyan po natin siya ng mineral water. Buti molded ako. Ayan. Hindi na siya babagsak niyan. Nalagay po natin siya sa line 1 po sa switch B. Papunta po sa switch C. At yung natitirang isang traveler wire, papunta naman po sa switch C. So, ito na po yung switch C natin po. Lalagay po natin po siya dyan. Ayan po, switch C natin siya. So, yung sa switch B, yung line 1 niya, ilalagay din po natin siya dito sa line 1 din po ng switch C. Switch C, line 1 din po siya. Tandaan niyo mga katropa. Nag-video lang po ako para maibahagi lang sa inyo yung konting nalalaman ko about the basic electrical po. So siguro sa mga susunod, mag-video ulit po ako naman po. Pagka po sa HVAC naman. Ayan po. So ito naman po. Ito rin po yung isang wire po na to na nakita nyo kanina na bakante. Doon din po yan sa line ng ilaw po. Papunta po sa common ng switch ng switch C. Napakadali lang po ng diagram po nito kung susunod po kayo, at padali lang din po ito sa mga gustong matuto. Panoorin nyo lang po yung mga video ko na to at siguradong matututo kayo kasi napakadali po. At ang diagram na ginawa ko is simple lang po sundan para sa mga estudyante ko rin po sa PIIQ. Ayan po yung ano po. So ngayon nakikunik ko na po lahat po yan. So ngayon testingin po natin yung tatlong switch po na magkakaiba. Isang ilaw po is tatlo ang switch po. Okay po, testing na natin. Ayan na po, testingin po natin po siya. So ngayon nangangawit na ako. Ilalagay ko na siya dito sa hawakan ko at nang hindi nakakangawit. Ayan po, ipa-plug ko na po siya mga ka-tropa pitch. Ayan. So yan po, naka-switch na po siya. Yan po, switch A, switch A, switch B, switch C. So ipa-plug ko na po siya. Ayan, ayan po. So testingin po natin ngayon, hindi po siya maandar. So I'm going to turn on switch A po. Ayan po, mandar po siya. Pinindot ko po yung switch A. So papatayin ko naman po dito sa switch B. Okay po. Ayan po. Tapos, papaandarin ko naman dito sa switch C. So, papatayin ko naman siya sa switch A po. At papaandarin ko ulit dito sa B. So, yan po. Ganyan lang po sa kasimple ang 3-way, 4-way connection po ng electrical. Ayan, ginagamit din po yan sa mga matataas. May mga tatlong lalapag kayong bahay. Ginagamit yan. Yan po yung simple na pag-iistila po. Inisip. So, siguro kahit pa paano may natutunan kayo dyan. Napakasimple po nan. So, papatayin ko na po siya. Wala po, isin. Nagulat po kayo. Lahat po pinatay ko sa switch B. Ayan po, ayan. So, ayan, hugutin ko na siya kasi tapos na.
Okay po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po is may matutunan kayo kahit konti lang. Maraming salamat po.